Magandang hapon na mga boss, mga kapling, mga kabunyog. Maaga tayo mga friend. Oo. Signal number 2 po rito. Kagabi malakas. Buti ngayon medyo hangin na lang. Hindi naman masyado malakas. Wala naman kung ano. Salamat kay Lord. Mga friend, no? Siguro napanood nyo yung hearing ni Kibulog. No? Mukhang tameme si Kibulog. Marami hong nag-akusa, no? Yung mga kahayupang ginawa niya sa kanyang mga miyembro, nandun ho yung mga witnesses na dati niyang miyembro. Ito ho isa. At yun yung sinasabi niya, tinanong siya kung ilang miyembro, sabi ni Senador Rizal yung Taveros. Mga ilan ba ang alam mo sa miyembro mo? Mga 7 million. Si Kernel Manantan pala, umiikot na. Talagang inimbestiga nila ng todo to si Kibulog. Oo. Umiikot na kung saan saang bansa na merong kingdom na to. At sa naikot niya na, binibilang niya kung ilan ang miyembro sa mga lugar na yun. Nitong kingdom nito, nitong si Kibulog na to. At so far, sa 20 bansa yata na naikot niya, meron daw 8,000 miyembro. May mga number pa eh, kung ilan ang miyembro eh. Oo. Ha? Ito yung isang... Salamat, Colonel Marantan. At bago ko tawagin si Elias Marie, well, salamat dun sa presentation nyo rin on ways forward. Ganun ko rin gustong i-adjourn itong hearing mamaya on the ways forward. Both dun sa mga investigations and dun sa rehabilitation ng mga victim survivors. One quick follow-up question, Colonel, bago ko i-recognize si Elias Marie. Ano po yung alam ninyo ng PNP o natuklasan sa Angels of Death? Na-identify nyo po ba ang mga miyembro ng grupong ito? At saka, meron bang mga government officials o workers na involved sa grupong iyon? Ikaw sasagot. Ma'am, that will be the contents of our link diagram that will be presented later on. All and right, also, ma'am, maybe it's just hindi lang na mention ni Colonel Marantan. The investigation has already extended up to out of the country. Colonel Marantan has just arrived from Europe, from Austria in particular, interviewing the pastorals that are already based there. So, the investigation is not only limited in the Philippines now. We had already sent agents, and we thank the PNP, our Chief PNP, General Marbil, for supporting us and to go sending officers, actually, as far as Austria to conduct the investigation. Thank you. Salamat din, General Torre. Mukhang na-upload na yung slide ng link analysis. Gusto nyo bang ipresenta yung pinaka-importanting aspects nito bago ko i-recognize si Elias Marie? I'll give you the opportunity, ma'am, to, if you will allow us, I'll give the opportunity to Colonel Jean Licod, the Regional Field Unit Chief of CIDG Region 11 based in Davao City. Right, salamat, General. Colonel Licod, you have the floor po to present the highlights nitong slide. To the chairman, Madam... Meron din silang matrix. Diba? Nung kapanaw ni Digong, may matrix, di ba? O ito, matrix din. Ha? Risa Ontiveros, ma'am. Good afternoon. The other members of the Senate and of course the distinguished visitors. Good afternoon to everybody. The presentation that I will be making this afternoon is to support whether or not there is an existence of angels of death. So if you don't mind, if we could just go back just a little bit to the background, ma'am, so that I can read. Please proceed, Colonel. Just to read a little bit with the background of the so-called angels of death. Pastor Apollo Cubiloy, the self-proclaimed appointed son of God, has used the term angels of death to threaten the members who violate the doctrine, teachings, and code of secrecy of KOGC. Thus, the angels of death
was established in 1990. Apollo Quiboloy handpicked trusted members with background in military and security training to compose the Angels of Death, which later on utilized as liquidation team to various KOGC locations. Palagay ko itong Angel of Death na to saka yung, ewan ko lang ha, kung meron Davao Death Squad, palagay ko halos parehas lang ito, Angel of Death saka Davao Death Squad. Baka isang grupo ito, mga friend. Kasi purpose of military rin, saka nagtetrain mga military, no? Nationwide. Members reportedly possess firearms and are supervised by Crescente Chavez Canada, or also known as Enteng and Ingrid Canada. So you might be smiling right now, but later I will prove it to you in the succeeding slides. These Angels of Death, Smile pa raw yung mga grupo ni Kibulog, oo. Reportedly operate as a secretive loyal group within the KOGC ministry, capable of imposing both physical and psychological harm on those who do not comply with Kiboloy's wishes. The very name, Angels of Death, suggests a level of intimidation and power that goes beyond mere spiritual guidance. The allegations paint a picture of an organization that functions as a private army, a weaponized wing of Kiboloy's church used to coerce and control members, particularly vulnerable young women whom Kiboloy has allegedly abused. On the part of the investigation, as the primary investigation office of Philippine National Police and in behalf of my director of the Criminal Investigation and Detection Group, we have set some objectives pertaining to the very existence, whether or not the Angels of Death does exist or not. So we establish some objectives to prove whether or not Angels of Death exist. Second, reinvestigate dismissed cases involving deaths by members of Angels of Death. Third, identify the crimes perpetrated by the alleged Angels of Death and its surrounding circumstances. Fourth, identify the degree of participation of members and provide evidence for filing of appropriate charges in court. Definitely, we have to find evidence so that we can file a complaint before the court. As to the efforts that is being undertaken by the CIDG in particular and the PNP in general, we are continuously identifying the alleged members of Angels of Death, profiling of the alleged members, interview of victims' family, relatives, and witnesses relative to the crimes perpetrated by the alleged Angels of Death, thorough and discreet validation on the involvement of the alleged Angels of Death relative to the death of former KOGC members, coordination with other intelligence units, the local police, the AFP, counterparts, and other agencies for case build-up and possible operations if evidence warrants. And next is continuous monitoring and gathering of information and submission of development report as obtained. Now, ma'am, I would like to bring your attention to the diagram being shown in this slide. We would like to show you how is the flow of instruction being undertaken. Of course, as we all know, that the KOGC is a structured organization, but this one, it is not a structured organization. Kaya yung Angels of Death, ma'am, is the term that is being used. But it is not an organization. It is how, in this diagram, how the instruction is being relayed or being followed by the members. Well, of course, on the right corner, as you can see, is Pastor Apollo Quiboloy. Based on that diagram, Madam Chairman, there are four na kanyang pinagkakatiwalaan ng kanyang mga instruction. Si Mr. B, of course, Mr. Crescente Canada, si Ingrid Canada, at saka si
Pastor Acobo based on the diagram. Yan ma'am yung apat na mga pinagkakatiwalaan niya. As of now, base doon sa mga nakukuha nating mga interviews and affidavits na nakuha natin. So yan ang lumalabas sa sa ating structure. Now ma'am, in relation to the punishments being undertaken on some deaths also, but we are not saying that they are the perpetrators. Siguro ho napanood niyo yan, no? Mahaba ho eh. Oo. Ah, mga friend, ha? Dito sa nangyari na to, sa Senado, no? Dito ho napatunayan na talagang ito si Kibulog, eh peke. Ha? Tinatanong sila, lahat yung mga na Canada. Puro invoke the right, remain silent ang mga sagot nila. Oo, no? Your honor, ganito. Natatawa kay Kibuloy. Sabi ng misis ko, payapad niya kanina. Papa, namayat ano? Eh, sino ba naman hindi papayat ka ako? Eh, wala na siyang makain na night duty. Gago ka talaga, sabi niya sa akin. Ha? Ang inaantay ko, almost tinapos ko yan eh. Oo. Baka biglang sisingit ito si Kibulog na, stop! Na inaantay ko eh. Stop! You're prosecuting the appointed son. I am the owner of the earth. Yun na inaantay ko sasabihin ng bubok eh. Wala. Meme siya, meme. Wala. Puro, invoke my right. See you on court. At lahat ng mga nandito, nagsasabi sa kanya, eh itinanggi niya ho lahat yan. Wala ho siyang inamin. Oh, siguro umaasa si Kibulog na parang gabaw pa rin na mananalo sila sa kaso, no? Ang isang naobserbahan ko dito mga boss, no. Hindi kagaya nung hearing ni Senyor Senador Risa Ontiveros doon kay Senyor Aguila. Yung ano daw, reincarnation daw siya ni Santo Niño. Nandun si Bato. At napakagaling ni Bato mag-interrogate o mag-imbestiga kay si Senyor Aguila. Dito walang Bato, wala Bongo. Iisa lang po, nandun si ano, si Tolentino nandun. Tapos umalis na rin. Mamaya si Coco Pimentel. Nagtanong din minsan at nagpaalam na rin siya. At naiwang nag-iisa ang ating matapang na senadora Risa Ontiveros, no? At sinolo niya lahat. Binigyan niya ng pagkakataon yung mga nagrereklamo para ilabas ang kanilang mga reklamo dito kay Kibulog. At sila General Torre, nandiyan lahat, oo. Mga human rights, lahat-lahat. At binigyan din ng pagkakataon ni senadora Risa Ontiveros yung grupo ni Kibulog para sagutin ang mga akusasyon. Ngunit dapat subalit, iisa ang kanilang sinabi, I invoke. Magkita lang tayo sa korte. Doon na lang sila sasagot. Inaasahan ko naman talaga yung mga friend. Yung invoke, no? Pero si Kibulog, ang laki ng pinayat ni Kibulog. Dati akintab-kintab ang mukha eh, no? Ngayon lahana, no? Nagsalita ho yung mga yung mga pinagagasa niya, yung nasa Ukraine. Bali tatlo, yung isa mayroon ng edad eh, yung unang-unang nagsalita, oo. Ginahasa din. Tapos yung babae may bago. Oo, yung alias Marie, maganda pala 'yon, oo. Pero hindi niya nadali 'yon dahil mautak si alias Marie, no? Nung nakaramdam na si Alias Marie, pero kumita si Alias Marie dahil pinaamo ni Kibulog eh. Sinama pa raw sa Hong Kong, bibigyan siya ng pera, ganyan-ganyan. Mga pabango, ganyan-ganyan. Tapos yun na. Ibang pinapaamo na ni Kibulog, pinapaamo na niya. At tinakasan siya ni Alias Marie, hindi siya naka-score. Ayon sa istorya na yan, mga friend. Oo. Talagang lahat ng bagay, mga friend, may katapusan. Palagay ko nilalulusot si Kibulog dito. Oo.
Especially, eh wala nang kakampi yung kanyang mga puon. Ay, mga puon yung kanyang mga kakosa, sila Sara Duterte. Oh, wala na. Inaaway na si Remulla. Oh, meron ika tayong Justice Secretary na hindi marunong sa batas. Oh, malamang siguro naman hindi na makakalusot yung dati nag-file si Franz Castro ng grave threat na dismiss ng DOJ. Lack of probable cause, sabi, di ba? Eh ngayon baka hindi na maka sa dami ng isinampang kaso ni Trillanes dito. Ha? Muntokin mo, sabihan mo nang hindi makakaintindi ng batas. Secretary of Justice. Aba. Eh para sinapok si Remulla ng mag-asawa sampal, di ba? Secretary of Justice ka, hindi ka nakakaintindi ng batas. Sabi ng Vice President. Aba. Teka. Eh mukhang hindi ganun kapasensyoso ito si Remulla. Not unless na baka may hawak na alas ang Duterte kay Remulla, hindi natin alam. Ah, dahil ang tapang nila eh. Ba? Secretary of Justice, sasabihan mo nang hindi ka nakakaintindi ng batas? Maalas ika ito Pilipinas, may Secretary of Justice tayong hindi nakakaintindi ng batas? Oh. Di ba? Ano kalas eh? Ah? Pag binaliwala ni Remulla yung mga ganyang klaseng salita, hindi nga siya nakakaintindi ng batas. Kaya nga, boss. Pero sa totoo lang, mga friend, malaking kahibangan man, ako rin ay umasa na bilang appointed son, may magagawa si Kibuloy kanina sa Senado. Kala ko magdadadaldal siya doon ng "Stop! I am the owner of the earth!" Hindi nyo ba alam na hindi kayo makakakit sa langit kung hindi kayo dadaan sa akin ang inyong kaluluwa? Tingnan natin, buli ka. Bugok! Kung ano-ano kasi pagkasabi mo, gunggong. O ngayon, ano ka? Pero, si Turon, paano yung bulong ni Turon? Kaya, iisa, uniform ang kanilang sagot. I invoke my right to remain silent. Yun ang sagot ng grupo ni Kibulog. Puro I invoke. Sa dami ng akusasyon, mga boss, ha? Lahat. Yung mga pinagagahasa, nandun yung ano, yung angel of death, meron din yung isang ano niya rin na lalaki na yun nga. Mga umaasa sila na magkakaroon nga ng ano, malugo na ang mundo at si Kibuloy. Mga pangako ni Kibuloy inaasahan nila na wala naman nangyari. Pero yun nga, sobrang galing din ang bunga ni Kibuloy, no? Dapat kanina mo ginamit yung kanina sa Senado, Kibulog. Oo. You're persecuting appointed son. Oh, dapat ngayon ka nagdadaldal dun eh. Wala. See you in court. Kaya ibig sabihin, wala yan. Hindi ka ano talaga. Ikaw ay isang baliw lang na tao. No? Hindi totoo sinasabi na nasa katawan na rin. Pumasok daw sa katawan niyo yung si Jesus. At siya na rin ngayon ang bagong Jesus. Inang baliw ka na ayaw ka. Totoo lang. Oo. Kakagigil eh ng mga friend. Wala na yan. Ang inaantayin lang natin dyan, yun. Pag nagkakanta na rin yan. Magkulab na po tayo mga boss. Ha? Talagang dyan ko masasabing God moves in a very mysterious way. Di ba? Ha? Hindi sa panaginip, hindi alam ni Kibuloy na itong unit team nito na sinasabi niyang tinulungan niya si Bongbong ngayon sa doon ang pasok niya. Malapit na ho yan. Alam nga naman bagalan pa ng Department of Justice yan. Ang liwaliwanag ho niyan na talagang sa dami ng kasong nakasampa dyan dito, mga ginahasa, mga angel of death na inimbestigahan lahat, papasok ho yan sa oblo. At puro Nobel recommended ho yan. Umantakin mo.
Yung mga nando doon, mga nagrereklamo kung paano sila ginawang busabos ni Kuya Buloy, pinagtrabaho sila ng mabigat, ganun ganito. Oo po, talagang, ay, grabe ho ang yung akusasyon ni Kuya Buloy. Pero yun nga, tinanggi. O, di ba? E yan yung denial sa korte, ayon nga sa mga abogado, the weakest defense. Ah, sino ba aamin? Di ba? O, di ba? Ano yan? Magkulab na tayo, mga pren, ha? Edelberto Garcia Jr., shout out. Ikaw, Duterte, puro ang kahambugan. Purong naman ang bayag mo kung meron kang bayag. Peste. Peste ka, salot. Mainit ang ulo ni Edelberto Garcia Jr. Pilger Vlogs, shout out. Nakaka-high blood na yung mga pamilya Duterte na yan. Sabi niya. Elizabeth Scare, shout out, ha? Xerox, matigas talaga ang digong na yan. At di yan magpapakababa para dyan sa hearing. Ibatingin niya sa sarili niya. Kasi hari nga ang akala niya. Hay, dapat na itong ibigay sa ICC para habang buhay na siya doon. O, di ba? Hindi. Gusto niya raw, firing squad eh. Ha? Jose Gabriel Anunuevo, shout out. Good evening, Sir Roque. Kunwari lang pero saksakan ng duwag yan. Tanong mo kay Waldy Carbonell. Ha? Librado Ludovico, shout out. Ito, basta ito, antayin natin ito mga friend. Kung ano magiging aksyon ng justice. Rimulya. Sa mga pinagbabanat sa kanya na anong klaseng justice ka, hindi ka nakakaintindi ng batas. Ha? Eh, ang daming hawak ni Rimulya ng mga kaso na isinampa ni Senator Trillanes, di ba? Hindi natin makikita, di ba mga friend? Alam nga namang wala siya makakita ang probable cause dyan. Ang kakapal ng mga sinampa ni Senator Trillanes, ang kakapal. O, hindi lang naman siya gumawa nun, siyempre, may abogado rin yun. At meron yun mga ebidensya. Di ba? Librado Ludovico, shout out. Blessed morning, Karoke, and to all supporters and followers watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po, stay safe and healthy. Manigas na kayo, Quadcom. Walang digunggong na darating. O, yun, sabi ko. Mary Chat Compol, shout out. Full of demons in his heart, undesirable Duterte. Placido Santos, shout out. Maniwala ka naman sa sinungaling na yan. Blapper yan, from day one. Nasumulpot yan sa puwit ng nagluwal sa kanya. Wala namang sinabing totoo ang kupal na yan. Welcome to the club, Placido Santos. Rarugal Sen Gil. Ang haba na, hirap sa ito. Anyway, Larugal, welcome to the club. Bukas, iba naman sasabihin niya si Digong. Yan naman yan eh. Parang parating nakasabu. Simon Judge, shout out. Sign of desperate man. Eh bakit pahihirapan pa tayo magharap ng bansa na kung saan may firing squad? Eh nandyan naman po ang ICC. O, diba? Eh kaso nga Simon eh. Ano, eh. Gusto niya doon sa papiring squad din siya. Ayaw niya na nakukulong. Namimili pa ng kamatayan niya. Ano? Lunilo Murada, welcome to the club. Digong, gayahin mo na lang yung ginawa ni General Angelo Reyes. Nagbaril sa sarili. Bakit kailangan pang maghanap ng bansa na may firing squad? Totoo yan. Tama si Ronilo. Welcome to the club, Ronilo Murada. Rodeo Adriano, shout out. Next time, nakabikini na si Sara sa pandag-TikTok. Ano ka naman, Rodeo? Etsura niyan. Di parang buteting laot yan. Kalat ni Baya, shout out ah. Romel Fabregas, shout out. Paano matatawag si Digong sa Quadcom? Eh, nakinabang mga yan nung hari pa si Digong. Pero yung sasabi ko, kung gumalaw ito mga Duterte talaga, parang meron silang hawak na alas. Oo, mantay mo, Rimulya. May pag-anong pa si Sara. Kawawang Pilipinas ka. Meron justice secretary walang alam sa batas. Ah, yung Sara Duterte, ito, tibay. Ha?
Si Pista Bonao, shout out. Good evening, kuya, at samahan mo po sa buhay. Naku, kuya. Yabang lang pala a-attend daw si Latin. Di naman pala pag-attend. Nga, ayaw eh, yung pang... Pag-attend nga, ayaw eh, yung pa kayang magpabaril. Takot lang yan. Mag-isa sa quadcom, o, diba? Pwede. Ramon Valencia ulit, o. Bossing, gusto pa yata ni Gong B ng firing squad para gayahin si Dr. Rizal na bayani. Ramon Valencia ulit, o. Okay na yung mabuhay pa sana siya ng matagal para maramdaman kung gaano rin kasakit ang naramdaman ng mga naging biktima ng war on drugs. Hela, gusto nga niya, manahimik ni. Ramon Valencia ulit, o. Bossing, tama ang sabi ni Bipi Lenny, kulang ang Pinas ng mga doktor sa utak. Hawa-hawa na. Federico Mandaco, shout out, ah. Agree ako sa iyo dyan, sabi niya. Cassandra Daisy, sumagot din, oh. Sabi na Tony Libayan, Marcos Jr. failed the test. Test how much you really care to our soldier at that moment. Pero sa ibang bagay, extravagant ang buhay niya. Mga balikbayan na dumadating na may pusong mamon ay hubad na bago makabalik sa ibang bansa. Yun ang problema. Cassandra Daisy ulit, oh. Sabi ito, Libayan, Marcos Jr. failed the test. Ayan, nabasa ko na ito. Jane L., shout out. Naporsi ni Bipi Lenny ang mental health condition ni Pusit. O, di ba? Marilo Pabian, no? Sumagot din, no? Shout out, Marilo Pabian, ha? Kapag di pa nagising ang mga nabubulag-bulagan, marami pa ang makakahawa-hawa ng maging Pusit. Bagay na nakakabahala at nakakalungkot. Totoo yan, nak. Ramon Valencia ulit, oh. Best regards na lang sa pamilya mo at sa mga Karaoke Warriors. Thank you, thank you. Chupista Bunao ulit, oh. Natawa ako, kuya. Nag-comment, paano yan nakakulong ang Diyos ni... Natawa ako, kuya, sa nag-comment na paano yan nakakulong ang Diyos ni Digong. Ang Diyos ni Digong. Yun nga, eh. Diyos daw, eh, kakulong yung Diyos niya. Shirley J. Sir, shout out, ah. Buhay pa pala ang maampatuan. Eh, sisiw lang yung 400 million sa mga Duterte. Billion ang pinag-uusapan sa mga yan. Parehas tayo ng iniisip, Carox. Hindi talaga yan dadalo. Si Digong pa. Eh, yung anak nga niyan, hindi nila matanong yung pang ama pa kaya, sabi niya. Pero niwala ako, Carox, sa kasabihang, ang lahat ng kasamaan ay may katapusan. Totoo yan. Bulol na nga magsalita, mayabang pa rin. Ah, diba? Shirley ka, ha? Ramon Valencia ulit, oh. Bossing, nakakaramdam na siguro ng sakit ng katawan si Gong B. Kasi nakakaalala na ng tumawag sa Panginoon. Kaso nga, nakakulong yung Panginoon niya. Federico Mandaco, tungkol dyan sa kaso na ampatuan, ipinasosoli daw yung pera na may interest na 6% at kulong pa. Paano kaya yung kay Bong Revilla na pinasosoli daw? Hindi daw guilty pero dapat isooli yung pera. Anong klaseng hatol yun? Katawa-tawa. Only in the Philippines. Maraming ganyan. Hindi lang, maraming ganyan. Na puro only in the Philippines. Eh dito, pag matanda na eh, bawal na makulong eh. May humanitarian reason pa eh. Maski magnakaw o anong magnakaw. Kaya swerte yung mga politikong tumatanda. Pag matanda ka, nasa kaka ngayon magnakaw. Tanginang yan. Ah! Federico Mandaco, naghamon na si Sara at pulong ng drug test at psycho test. Magandang challenge yan. Tingnan mo yung facial expression ng mukha ni Sara doon sa interview, sa paghahamon niya. Doon mo na makikita kung karapat-dapat ba itong leader. Walang professionalism. Ugaling kanto lang para sa kanya. Damay-damay na. Walang dignidad. Nakakaya ito dahil ito na ang sumasalamin sa klase ng mga leader natin. Mabuti na rin itong si BBM at nananatiling kalmado pa rin sa mga nangyayari. Hindi rin pabigla-bigla. Malalim siya. Mapapaisip ka kung weak ba siya o tactician siya. Isa pang katangahan ni Sara, dapat daw
magsorry si PBBM at mga members sa KOJC members dahil doon daw ginawang harassment daw sa pagsiserve ng warrant. May tama talaga sa utak to. Sinabi mo pa. Ah. May tililing talaga eh. Ano gagawin natin? Ah, diba? Rolando Resco, shout out. Malakas pa ang demonyo. Mga mangmang at tangan at gago maniniwala sa taong yan. Totoo yan, Rolando. Jojo di Jojo Distro. Shout out watching from Iloilo City. O Iloilo City. Sabi ni Digong yan ang most shabulais. Yung manalo kaya si Mabilog dyan, mga friend. Cassandra Daisy, shout out. Ang paghukay ng bangkay ni Apo ay fugitive words lang, hindi literal. Figurative words lang at hindi literal. She is under attack, so she is just fighting back. That was a strong political statement. Pero noon, sinabi ni rin ni Laila at si Atrisa, same statement na hukukayin din si Apo Lakay dahil hindi karapat-dapat. Walang nagsabi na baliw sila. May mga hypocrite, pareho silang bantayan. Sabi ni Cassandra Daisy. Pero din sa one shout out ha. Good evening po, Arox. Arox, naalala ko sinabi nung nabubuhay pa ang Kapersi na pwede rin siyang lukuhan pero hindi pang matagalan. Yan ang nangyari sa samahan ni Marcos at Duterte. Paraan at style lang yan ng politiko tulad ng mag-ama para paniwalaan ang mga mangmang na politiko. Paniwalain ang mga mangmang na politiko. Totoo. Federico Mandacolet. Nga ang Quadcom kasi inindyan sila ni Digong. Di magkakaintindihan yung komitino kung anong next step. Si Barber sa halata. Halata mong sinasangga si Digong. Parang ganun na. Cassandra Daisy ulit oh. Sarilo na hindi binigay ni Marcos Jr. ay totoo. Kayo, vlogger, mag-research at may video. Maganda ang sinabi ni Atty. Libayan na extravagance ng family nito. Hindi maibigay ang relo dahil mamahalin. Do you know that cadet will be the happiest soldier sa moment na yon kung binigay ni Marcos ang relo niya? Hindi siya sabay namigay ng mahal na bagay. Hindi siya sanay mabigay ng sanay na bagay. Ganon. Alam mo kasi, Cassandra, no, sa totoo lang. Kadete ka lang eh. Para sa akin lang, mga plena. Ha? Bad example ka bilang kadete. Kung ako, gaganunin mo ako, hihingihan mo ako, dun, traffic police ka na lang. O, kung saan kita lalagay. Matatakot ako sa'yo. Sanay ka mang hingi. Umpisa pala, kakagraduate mo lang, nanghihingi ka na. O, di ba? Eh, what more kung nandiyan ka sa magandang pwesto? O, di mahungurakot ka. O, tanggap ka ng tanggap na magbibigay sa'yo para hindi mo sila galawin. Nanghihingi ka eh. O, tama ba ako? Tuloy na tayo. David Alvin Mendoza, ano presidente, hingan mo? Oh. O, diba? Dapat, ano diba? Meron nga dyan mga ano eh, mga kapulisan eh. Mas bili ba ko doon? Binibigyan mo na. Para saan to? O, oh, diba? Hinuhuli pa nga pag naglalagay kayo. Kasi yung binibigyan na, eto nang hihingi. O, diba? Mali yun. Tayo magkusa. Yung nga kusa na, binibigay na nga eh. Ayaw patanggapin eh. Kung matino yung opisyal, di ba? Lalo na kung merong gustong hingin yung nagbibigay. Di ba? May hinihingin pabor, no? Di ba? David Alin Mendoza, shout out. Karoks, kung ano-ano na mga sinasabi ni Digong, ngayon andun, magpapayaring squad na lang siya, eh alam naman nating lahat na hindi ginagawa sa bansa natin yun. Talaga lang po na hindi natitigil ang mga tutahe sa pagbatikos sa gobyerno natin kahit pa sino man ang mamuno
ng bansa natin. Para bang napakaganda ng ginawa ng mga dutae sa Pilipinas. Yun nga, David. Sa bagay po, record-breaking ang ginawa ni Digonggong na dinoble ang utang ng Pilipinas in a span of 6 years. O, yun nga ang kanyang ano eh. Siguro yung pinagmamalaki nila. Sila lang ang nakapangutang ng ganung kalaki. Diba? Ren Sherwin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo. Dolor Garcia, Ren Amy Bingson, shout out ha. Sana okay ka lang, friend. Ha? Sabi ni Ren Sherwin. Wow! Sayaw na pala yun. Ayaw! Tawag mo dun. Parang matigas na kahoy lang si Rox. Bakit di mo kaya gayain si Budot Dance, madam? Para mas masaya. Buisit. Susmiyo. Grabe na po talaga si Rox. Parang malala na po talaga ang tama ni Madam Pekwa. At kay Inkong Firing Squad naman. Bae, si Rox, kung talaga pong tunay siya, atapang, at tunay po siyang makisig at wala pong inuurungan. Bae, si Rox, simple lang po. Bakit pa po siya haharap sa hahanap ng bansang may firing squad? Bae, si Rox, dami niya pong kilalang malulupit na sniper at tirador na puro halang ang kaluluwa. Bae, atapang atao yung mga yun, si Rox. Siguro pag siya po ang nag-request na siya ay pag siya po ang nag-request, di siya mabibigo. Kahit siguro walang permission at walang bayad. Attack to the max. Request granted. Sold na ICC. Magdadamay pa siya talaga ng ibang bansa. Eh, Inkong naman. Huwag ganun, ano po. Simple lang po, Inkong. Bakit ka natatakot humarap sa patawag? Truth will set you free. Sagutin at pagbayaran mo ang lahat ng grabing pagkalugmok ng bansang Pilipinas sa iyong pamumuno. Nakawan, droga, pugos, patayan, name it. Nagpiesta po lahat, pati West Philippine Sea. Idinamay mo po, Inkong. Wala dapat executive session sa harap ng taong bayan. Sumagot ka sa mga tanong. At kung dahil sa dami ng kasalanan mo sa Diyos at sa tao, firing squad ay hatol ng bayan. Bae, so be it. Di ba, Inkong? Huwag mo nang idamay pa ang at dungisan ang ibang bansa na nanahimik kung talagang atapang atao ka. Na daming bansa naggera, pwede mo sigurong i-request. Ipabala ka lang sa kanyon, sa North Korea. Sa North Korea lang, problem solved. Di ka urungan ni Master Jokong. Pwede, kinam leche. Ayan na yung pano. Ayan na yung bagyo, mga pre, no? Ha? Greetings, Kuya Rox, at sa inyo may bahay. God bless the family. God bless, Raul Villanada. Raul ulit, oh. Sana hindi mag-brown out, mga friend. Wala na si Digong nyo. Gumuo na ang pagkataos nito. Sinong maniniwala, magpapabaril siya ni Duwag yan. Totoo. Lalaktawan ko na ho iba mga comments, ha? Johnny Bigood, shout out. Gandang gabi, Kuya Rox. Mahina pa rin ang batas natin sa atin. Hindi nila kayang ipatawag si Digong kahit sa katutak ng kaso. Ano, porkit naging presidente, bibigyan nila ng courtesy? Eh di masarap palang maging presidente dahil libreng magmatay at gumawa ng illegal. Only the Philippines. Sama ka dyan, Johnny Bigood ka. Yan sabi ko eh. Ha? Friend Jun Lagon, shout out ha. Manong Roque, mas matapang si ACQ kasi nagpakita siya sa hearing sa Senado pero iba yung sinabi niya nung nanumpa siya. Sabi niya, I swear to tell the truth, the whole truth and nothing but the truth. Sabay sabing, so help me dad. Siya daw yung anak. Shirley ulit oh. Namiss ko ng gusto karok si Senadora Laila De Lima. Napanood ko siya sa Quadcom. Kakaiba talaga pag siya ang nagsalita, naging DOJ ba naman na nindig balahibo ko sa statement niya, lungkot kay Digong. Tungkol kay Digong ha. Belat Kahang, good AM, Idol Roque, shout out.
ano to, Oy Namyas, shout out, kawawang Pinoy. Tingin talaga ni Sara, mga uto-uto ang mga Pinoy, totoo yan. Chupi, Chudolpo, Teodolpo, Velasco, welcome to the club. Puro yabang lang si Digong, dito ang lahat ng yan. Ronilo Morada, shout out. Ibig sabihin lang niyan, guilty siya. Sinabi mo pa. Masarap, Bayuin, welcome to the club. I shout out. Danilo Del Santo, shout out. Sayaw ng Tambaluslo, sabi niya. George Ala, shout out. Si Rizal, yung ganun, yung ginawa ng Kastila noon sa history. Yung ICC, kasi wala siyang kawala doon pag nagkataon, sabi ni George Alas, ha? Jerry De La Rosa, welcome to the club. Natakot, sir, kay Dilima. Mayabang lang magsalita. Ben Torres, shout out. Mga utak kriminal, silang pamilya, sana wag nang iboto ng mga tao yung mga yan. Yun nga, eh. Alberto Laer, shout out. Haroke, ang pag-asa natin, mga taong bayan, wala nang iba kundi ang ICC para mawala na ang mga hari-harian sa bansa natin, Haroke. Sinabi mo pa. Ria Manampan, welcome to the club. ICC, welcome to the Philippines, sabi niya. Jack Roman Santa, shout out. Baliw na talaga, parang jet ski lang, isang flying kick sa makapal na mukha. Mary Grace Santo, shout out. Team Replay, ala na, finish na. Sa Mars na siya pupunta para maranasan niya makisama sa mga alien kung ayaw niyang makulong sa ICC sa The Hague. Good morning, Carox. Good morning, Mary Grace Santos. Pastor Jun Lagon, sabi niya, duwag talaga si Digong. Kung sa Quadcom, takot siyang magpakita yung magpapiring squad ka pa. Apo, datoy at tao, ulbud. Friend yun ulit, oh. Good day, Man Roque. At sa mga ka-warriors, ang dami kong tawa. Ah, ang dami kong tawa sa'yo habang tuwang-tuwa kang pinanunod si Sarah na sumasayaw. Kamu naman. Eh, nakakatawa naman, di ba? Parang ang nakakita sumasayaw na... Ah, ewan ko, butik yan. Ay, naalala ko tuloy si Harry Roque. Oh, maganda ipartner kay Harry Roque sayaw nilang dalawa, di ba? Puta kita, mga gago. Totoo, pangpakalma lang yung sayaw niya. Pero deep inside, natatakot na rin siya. Ganyan ang strategy niya. Kunwari, okay lang siya, pero hindi pala. Aya po, totoo. Josephine Luarca, welcome to the club. Xerox, kaya bumalik na si Labrador kasi ginawang nuisance candidate si Engineer Causing. At ang hinala niya ay si Marcos at Comelec ang nasa likod. Ganun ba yun? Josephine ulit, o. Yan pala ang dance move ng baliw. Claudio Lailon, shout out. Welcome to the club, Claudio. Ah. Kung matapang ka sa firing squad, bakit takot ka sa quad ko? Utak kriminal. Claudio ulit, o. Wheelchair lang, Diggs, okay na. Ah. Jaime Villapando, shout out, ah. Para na rin naman siyang nakakulong niyan. Totoo yan, Jaime. Ah. Marilo Pabianna, sabi niya, good morning po tayo at sa mga ka-warriors. The only wish ko po na makapagluklok tayo ng mabubuting puso at makabayang leader ng matapos ng lahat ng nangyayari ito. God bless us po tayo at sa mga ka-warriors. To all Filipinos, sabi ni Marilo. God bless, Malu. Peyton Trash, shout out. Ganyan talaga mangyayari sa kanya kung datakpin siya at lalaban. Totoo yan, Peyton. Ah? Al Ulalia, shout out. Ah. Walang kwentang tao si Digong. Buwang datae. Pinalad lang na nakabudol. Ngayon, bistado na. Sana wag nang pabudol pa sa mga Duterte at mga taong may kaugnayan sa kanila, lalo na kay Piona. Good day, Sir Rox. At sa mga ka-warriors, God bless. God bless, Al Ulalia. Arnold po si Diego, shout out, ah. Sa quad ko nga, takot ka eh. Paring squad pa kaya. Yabang talaga ng matandang yan, si Rox. Totoo. Buwang paawa, ipik.
Rodelia Alpilor. Hello po, sir. Ano pala? Ano pa ba sa matanda na yan, sir Rox? Eh, nuno ng sinuhalingang pamilya na yan. Ingat lang po tayong lahat, sir. And God bless po. God bless, Rodelia. Lahat niyo. Shout out, binibining Becha Lintag. Be well, regards. Shout out, my friend, Becha. Pag nagkwento kami ni Becha, inaabot kami ng kulang-kulang isang oras. Totoo yan, lahat kalatni. Shout out, binibining Adelita Bellarmino. You are the one. Regards. O, sabi ni kalatni, ha. O. Kalatni ulit, o. Good morning, Kasani. Kahit na gumagap ang laban pa rin sa Kasani, huwag kang sumuko. Ang tari lang ng Itiagi ang malakas. Patay tayo dyan. God bless your family. God bless, Kalatni. O, naalala mo si Kaloida. Shout out, binibining Loida Claro. Be well, regards. Ha? Di mo naalala si Shay? Shout out, Shay Inc. London, UK, my friend. Tedo, sabi daw ni Sarah na ang mga ibang politiko ay hindi niya kaparis. Totoo yan, dahil siya lang ang nangangailangan na psychiatrist para gumaling ang pag-iisip. Totoo yan. Totoo yan, Ted. Ted ulit, oh. May sinabi daw si BBM nung talaga daw na matapang si Digong, magtuos daw sila sa loob ng drum. Bibigyan daw ni BBM ng palugit si Digong. Ang gagamitin ni Diggs ay mahabang itak. Kay BBM naman daw ay 29. Di abaniko, ah. Patay tayo dyan. Ted ulit, oh. Tama si Kawali Carbonell. Duwag si Digong. Firing squad. Takot nga siyang matanong sa quad kung ungas. Totoo. Don Juan, shout out, ah. Dapat talaga kunin ang amo niyang demonyo ang taong yan. Maraming matinong tao na mahahawa pa dyan dahil sa mga reward money na pang-akit niya para makahawa ng kasamaan niya. Totoo yan, Don Juan. Erlinda Aquino, shout out. Kuya, kahit na ganitong vlog, sinasabi kong hindi yan si Digong aaten. Totoo. Temari Bernardo, shout out, ah. Duwag pala yung kriminal na yan. Ang lakas ng loob pumatay, takot. Takot harapin ang krimen niya sa ICC. Bilisan niya. Bilisan niyo naman. Sabi niya. Oh. Ay, mission accomplished, mga boss. Oh, yan na, yung bagyo. Buti, hindi nag-brown out, mga friend. Hanggang bukas po muli. Oo, oh, oh. Buloy! Peke ka. Ha? Yung mga naniniwala pa dyan, umayos na kayo. Kung totoong anak ng Diyos yung gunggong na yan, di sana, nag-pay-stop niya yung tinato. Ang gunggong. Ha? God bless, mga boss. Buti, hindi ko pa na. Shout out, friend Michelle Edwin. Aya Sulaiman Nak, shout out, ha. Brother Relly Asisio, shout out. Hanggang bukas po muli. Sana hindi lumakas yung bagyo. God bless.